Let's talk about Talen Horton-Tucker. But first, make sure you like this video at mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para wala kang mamintes ng mga videos natin. Nagkamali nga ba ang Lakers nang piliing mag-stick kay Talen Horton-Tucker? Let's have a look some of the stats from the writing of Ethan Fuller. Karamihan ng reports ay si THT ang centerpiece para sa mga trade na gagawin ng Lakers. Pero lumipas ang trade deadline nang walang ginawang moves ang team. Potential sana nilang makuha si Christian Wood or si John Wall. And remember yung ginawa nilang pagtanggi noon sa Toronto Raptors. Kay Lowry at THT sana napalitan. They believe na itong bata ang future ng kanilang team. Pero wala pang isang taon after that sa pagtanggi is trade asset na nila. Karamihan ng mga fans ay nagtataka bakit hindi pa rin ito namumove ngayong deadline. Pero nakakalimutan ata ng lahat na pinaglalaro sa THT ng sobra sa kanyang edad at draft slot. There are 28 second round draft picks sa liga na naglalaro ng 25 minutes per game. At si THT ang pinakabata. He was drafted 46th overall noong 2019 NBA draft. Masyadong maaga para sa kanya yung ganito. Pero nasa team siya na trying to contend and win another championship. The first fact na sinabi natin is pang sugarcoat lang sa kanyang performance. Horton-Tucker has been one of the most inefficient rotation players right now in the league. He turns the ball over in a high rate with 13.5% and merong below league average efficiency from nearly every zone on the floor. Some positive indicator is he is a great driver. According to B-Ball Index, he averaged 10 adjustment drives per 75 possessions. Well-built nga siya sa ability na ito, 6'4", 230 pounds. Horton-Tucker assist rate is 14.7% and assist to usage rate is 0.77, parehong nasa top 20%. Despite ng weird rotation ngayon ng Lakers, according sa stats ng B-Ball Index, suportado nila si THT bilang passer. Meron siyang A+ grade for passing versatility and A- naman sa playmaking talent. On defense, sa blocks and steals category, well above average. 2.66 deflections per 75 possessions and turns them into 1.31 steals per 75 possessions. Pero hindi ibig sabihin na he is a great defender. I-consider lang natin sa kanya na positive. Also because of his 7 feet na wingspan. In the end, Talen Horton-Tucker is a third-year pro, a 21-year-old. And was expected to be a project player. Pero ngayon, nasa larger role ito. His current contract will expire in 2024 and he is only 23 years old that time. Dapat bang tinanggap na ng Lakers si Kyle Lowry? Mostly would say yes. Kahit ako din naman kasi LeBron is 37. Nasa liga pa ba siya kung naging hinog na si THT? Dapat bang itrade na ng Lakers si THT next season? Or hold lang nila for the future. Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.